Kasabay ng pagbango ng marami ang paglutang ng mga kwento ng kabayanihan. Kabilang po ang sakripisyo ng isang binansagang daredevil na tinupad sa mga naipit na katropa ang kasabihang walang iwanan. Saksi si John Veneracion. Sa kainitan ng bakbakan noong Agosto, naipit sa ikalawang palapag ng gusaling ito ang isang grupo ng Scout Rangers. Pero hindi sila iniwan ng kanilang opisyal na si Captain Romel Sandoval. Naminanduhan ang pagbaba nila at pag-iwas sa mga nakaabang na Mauti ISIS gamit ang armored personal carrier. Nakita ko rin sa kanya sa mga akwisyon na matapang sa talaga na ano, na sundalo. Noong September 10, naipit muli ang kanyang tropa sa land bank building. Gusto niyang sagipin ang isang sukatang kasama na nasa ground floor ng gusali. Inassault niya para makuha niya yung kasamahan niya. Tinamaan siya while doing it. Tapos nung tinatamaan siya, tinakpan niya yung kasama niya. Hindi lang ang call sign niyang daredevil ang napanindigan, kundi maging ang kasabihan sa gera, walang iwanan. Nailigtas niya ang sinagip kahit pa kapalit nito ang sariling buhay. Kabayanihang lalo pang nagpalakas sa moral ng mga kasamahan. Talagang grabe yung ano namin kay sir, yung taas ng tingin namin sa kanya, sa heroism na ginawa niya. At hindi lang siya nag-iisa dahil ang ibang sundalo, itinayari ng kanilang mga buhay, masagip lang ang kanilang mga kasama. Napakaraming kwento ng mga kabayanihan ang lumabas dito sa gera sa Marawi. Pagkatapos ng lahat ng ito, inaasahang dito lalabas ang pinakamaraming bilang ng mga sundalong maaring marekomenda na mabigyan ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay para sa kabayanihan ng mga sundalo. Kaya hindi nakakagulat na sa paglisa ng ilang sundalo at pulis sa Marawi, ilang batang bakwit sa Kapitolyo ng Lanao del Sur ang napaiyak, partikular para sa mga Special Action Force na napalapit na raw sa mga bata. May ilan pa ring maiiwan o babalik para tumulong sa rehabilitasyon na matatagalan daw. Kaya may ilang handang magtagal sa tent tulad ng pamilya ni Manider na nawalan daw ng bahay, pati internet shop. Nakakalungkot ka maisipin na ano ba yung naranasan namin, talagang ano eh, napakahirap eh. Hindi natin inaasahan na ganito ang mangyayari sa atin eh. Aso nga lang, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil buhay pa tayo. Mas mainam ng bahagya ang temporary housing unit na tinutuluyan ng pamilya ni Salonga na may kusina at palikuran. Pero malayo pa rin yan sa tatlong palapag niyang bahay na may kainan at bigasan na sa ngayon ay guho na lang. Nasira na po ang bahay namin. Mula rito sa Marawi, ako si Jun Veneracion ang inyong saksi